Let's open our Bible ho ano sa Jeremiah chapter 27. Jeremiah 32 verse 27. Ayan. Isang talata lang po ito and it's a very wonderful verse. Napakaganda po na itong talatang ito. Actually, it's a very good question. Tanong po siya. Saan tayo? 32 verse 27. Ano? Ang title po ng ating mensahe for this morning is Only God Can. Ayan. Only God Can. Amen. Jeremiah chapter 32 verse 27. Ang sabi po dito, ano, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Amen. Napakaganda po dyan ang tanong. Ano, is there anything too hard for me? Tinatanong ng Panginoon. Meron bang bagay dyan na mahirap para sa Kanya? Amen? Okay, again, our title is Only God Can. Amen? Tanging Panginoon lamang po ang tunay na merong kaya even to ourselves. Amen? That's why as Christians, tayo mga Kristiyano, we need to put our trust in God. Amen? Of course, unang-una po dyan sa ating kaligtasan, we cannot save ourselves. Only God can. Amen? And also, if we can trust the Lord 100% para sa ating kaligtasan, of course, we can trust God for the rest of the lang buhay natin. Amen? Kung kaya natin magtiwala sa Panginoon na kaya niya tayong dalihin sa langit, of course, kaya din dapat natin magtiwala sa Panginoon na masolusyonan ng Panginoon ng araw-araw nating problema, yung araw-araw nating pangangailangan, ng the rest, yung mga prayer requests natin. That's why we trust God na kaya niyang sagutin lahat yan. Amen? And that is the basis of God's promises sa Bible. Kaya niyang mangako dahil hindi yan mapapako. Amen? Dahil kayang tuparin at gawin ng Diyos yan. Pag sinabi ng Diyos yan, He cannot take it back. Kayang gawin ng Diyos yan. Unlike to us humans, pag tayong mga tao ay nangako, di ba? 50-50 pa yan. Minsan napapako pa yan. Amen? So pag ang Panginoon nangako, walang pako-pako dyan. Mangyayari yan. Amen? Pag sinabi ng Panginoon na siya ay darating muli, He will come again. Ano? Sabi ng Panginoon sa John 14 verse 1. He will come again. Pag sinabi niyang babalik siya, mangyayari yun at babalik siya. Amen? Pag sinabi niyang man shall not live by bread alone, but by every word proceeded out of the mouth of God, hindi rin tayo dapat mamuhay sa physical na pangangailangan, but also by the word of God. Amen? Kailangan natin panampalatayaan niya. Now, let's look at God. Bakit nga ba kaya ng Diyos? Bakit nga ba? What kind of questions da, 'di ba? Bakit nga ba? How can we say, you know? Unang-una po, napaka-basic lang ng ating mga punto sa umagang ito. Unang-una, because God is all powerful. Amen? 'Di ba? Wala na pong ibang pwedeng maging dahilan kung bakit kaya ng Diyos, because He is all powerful. Amen. He is the omnipotent God. Amen. Sabi po sa Revelation chapter 19 verse 6. Amen. Ano po sabi sa Revelation 19:6? And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of the mighty thundering, saying, Alleluia, for the Lord God omnipotent reigneth. Pag sinabi omnipotent, all powerful. Amen. Bakit kaya ng Diyos? Because He is all-powerful. Wala pong mas makapangyarihan sa Diyos. He is the creator of heaven and earth. The creator of all things. Anong imposible sa Diyos? Wala po. Amen? Ito po yung basihan ng pangako ng Panginoon. Because He is all-powerful. And ito rin dapat yung magiging basis ng ating pananampalataya sa Diyos. We need to remember every time na meron tayong ipapanalangin sa Diyos, na every time meron pa tayong pagdadaanan sa ating buhay, that we have God, we have the Lord. He is all powerful. Amen. Na hindi ka pababayaan, na He will never forsake thee nor leave thee. Amen.
He is the omnipotent God. And take note mga Kristiyano. Take note mga Kristiyano. We are serving the all-powerful God. Minsan po nakakalimutan natin yan, kaya minsan pinanghihinaan tayo. Tandaan po natin, pag magtitiwala tayo sa ating sariling kakayanan, pag magtitiwala tayo sa sarili nating resources, mga kapatid, we will fail, manghihina tayo. Bakit? Tayo kasi hindi naman tayo makapangyarihan eh. Tayo, kapos, nakapos yung kakayanan natin. Diba? When all else fails, God, don't. Amen, ano? Kaya dapat ang tiwala natin sa Diyos lang. Amen, kaya dapat tiwala natin sa Diyos lang. What else? Not only that God is all-powerful, also pangalawang ano, basic na katangian ng Panginoon, to our second point, He is not only all-powerful, but He is also all-present. He is omnipresent God. Amen? That's why we can trust God. Pag ikaw ay anak ng Diyos, lagi kanyang kasama. Lagi mo siyang kasama. Amen? Ano? Ano po sabi ng Bible sa ano? Matthew 28, di ba? 19 and 20. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen? Even unto the end of the earth, di ba? Lagi nating kasama ang Diyos dahil kung ikaw ay tunay na Kristiyano, kapatid, if you are listening this morning, you are never alone. Kung ikaw ay tunay na tumanggap sa Panginoon, lagi mong kasama ang Diyos. Amen? Saan ka man mapadpad, lagi mong kasama ang Diyos. Anong sabi sa Jeremiah chapter 23 to 24? Sabi po dito, Am I a God at hand, saith the Lord, and not the God of afar off? Ako ba ay Diyos lang ng malapit, at hindi ng Diyos ng malayo? Can any hide himself in secret places that I shall not see him? Said the Lord, Do not I fill heaven and earth? Said the Lord. Ang sabi po ng Panginoon dito, meron bang makapagtatago sa akin na hindi ko siya makikita? Hindi ba ako ang I fill heaven and earth? Said the Lord. Amen? He is all present wherever you are, mga kapatid. You will never be alone with God. Amen? Kaya alam ng Diyos, kung nakikita ng Diyos kung ano yung pangangailangan mo this morning. Amen? You just have to claim it. Nakasama mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? He is not only all-powerful, but He is all-present. Isang malaking pagpapala po sa atin this morning to realize na mapagbulay-bulayan natin na oo nga pala. Ano? Oo nga pala. Kasama ko ang Diyos sa buhay ko. At kung kasama mo yung Diyos sa buhay mo, ang sabi sa Bible, sa Romans, tignan natin sa Romans. But pag kasama mo ang Diyos, ano? If you are with God, and you are for God, ano? Who can be against us? Ano sabi sa Romans chapter 8, verse 31? Ano sabi dito, napakaganda pong talata, ano? Sabi dito, ayan, Romans 8:31. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Kung kasama mo ang Diyos, ano, if you are with God, mga kapatid, kung ikaw ay 100% maniniwala at mananampalataya sa Diyos, all things are possible. Amen? Napakaganda pong realization for this morning. Minsan po kasi, ano, minsan, tayong mga Kristiyano, pag tayo'y pinanghihinaan sa ating pananampalataya, ang akala natin, ang Diyos ay hindi nakikinig sa buhay natin. Minsan, akala po natin walang ginagawa yung Diyos sa buhay natin dahil walang nangyayari sa mga problema. But take note, mga kapatid, I will give you a little example. Ano? Sa eskwelahan, sa school, sa classroom, yung teacher ba ay nagtuturo or nagiging maingay ba yung teacher during exam? Di ba hindi po? Tahimik lang ang guro during exam. He is just giving you questions to answer. At ang guro, ang mga teacher, magbibigay lamang ng sagot yan after the test.
Amen? At ganun din po sa ating buhay Kristiyano. Ang Panginoon po, sometimes He is just giving you this test and trials for you to overcome and to trust Him. Amen? Hindi siya nananahimik. Akala mo malayo yung Diyos sa'yo. No. Lagi mong kasama ang Diyos. Amen? He is just giving you a test. Amen? He is all present. He is all powerful. He is all present. And to our third point, mga kapatid, saglit lamang po ito, ano? He is not only all-powerful, He is not only all-present. Pag sabi po natin all-present, take note, mga kapatid, ano? It means past, present, and future. Hindi lang yung ngayon. Ito po yung maganda sa Diyos eh. Pati yung hinaharap, He is already there. Amen? Ibig sabihin, yung mga po problemahin mo palang afar off, yung mga future na magiging sakit sa ulo mo, nasolusyonan na ng Diyos yan. He is already there. Yung magiging problema mo na magiging akala mo, pagiging pabigat sa iyo in the future, He is already there. Nandyan na yung Diyos. Amen? Remember, ano? Kailangan po nating alalahanin at mapagbulay-bulayan. Isipin mo kung paano ka tinulungan ng Diyos all these years, all these times sa iyong buhay. Paano kanya binigyan ng blessing? Paano kanya tinulungan ni overcome yung mga problema mo in the past? You need to realize that still God is doing that today. Yung Diyos na nagbigay ng victory to David, you know? Yung Diyos nagbigay ng victory sa mga heroes of faith natin, He is still there and He is the same God that will give us victory today and tomorrow. Amen. And tomorrow, ayun po yung maganda dun eh. Pati yung kinabukasan, alam na ng Diyos eh. He is all present. He is already there. Amen? Ano pa po yung pangatlo nating malalaman for this this morning? That not only that God is all powerful, is all present, but He is also all knowing. He is omniscient. Amen? Hindi po kayang marating ng katalinuhan ng tao yung katalinuhan ng Diyos. Amen. Ang sabi po nga sa Bible, even the foolishness of God is still wiser than man. Amen. Sabi po sa Bible, 1 John chapter 3 verse 20, God is all-knowing. Amen. 1 John 3:20, ang sabi po dito, for if our heart condemn us, God is greater than our heart and knoweth all things. Amen. Sabi dito, napakaganda sinabi ng talata. For if our heart condemns us, kung yung puso man natin, ay yung mismong puso na natin, ay yung hindi natin mapagkatiwalaan, God is greater than our heart and knoweth all things. Ano? He is all-knowing. Alam nyo po ang napakaganda sa katangi ang Diyos, ng Diyos na ito, ang Diyos po ay hindi na kailangang matuto for He already knows everything. Amen? So, walang bagong problema sa Diyos. Walang bagong suliranin sa Diyos. And that should be the basis of God's promises. Kaya kailangan natin siyang panampalatayaan at pagtiwalaan. Kaya kaya natin i-claim yung pangako ng Panginoon because we know and we believe and we trust that God, ano, kaya niyan to pa rin yung kanyang pangako because of all this attributes ng Panginoon. He is all-knowing. Amen. Alam ng Diyos yan. Alam niyo po, ang nakakatakot nga lang neto, ano, since God is all-knowing, He also knows your heart and your mind, kung ano yung iniisip mo. He knows the darkness of our hearts and the foolishness of our minds. Alam niyo yung karumihan natin in secret. Amen. Alam niyo yung karumihan natin in secret. Yung buhay natin na hindi maganda sa harap ng Diyos, na hindi nakikita ng tao, nakikita ng Diyos yan. At alam ng Diyos yan. Kahit hindi mo sabihin, kahit nasa utak mo pa lang yung kasalanan na yan, alam na ng Diyos yan. Amen? Kaya bilang mga Kristiyano, we should not only put our trust magkaroon tayo ng confidence sa pangako ng Panginoon. Also, knowing these characteristics of God,
kailangan nating ayusin yung buhay natin sa biyaya ng Panginoon. Amen? God is all-knowing. Nakakatakot din pong isipin na alam niya lahat. Diba? Pero it's still a blessing because He knows everything. Dahil tayo mga tao, sobrang limited lamang ng ating nalalaman. Sobrang limited lamang ng ating kayang maarok. We only have this finite mind na merong limitasyon. But God, He is infinite. He is infinite in knowledge. He is infinite in understanding. Yung mga bagay na hindi mo maunawaan, naranasan nyo na po ba yun? Yung parang itatanong mo, Lord, bakit? Diba? Tatanong mo minsan, Lord, bakit? Bakit sa akin to dumarating? Bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Hindi natin lubos maarok kasi hindi natin maintindihan. Bakit natin hindi maintindihan? Because we are a limited creature. We are a finite creature. Minsan yung may mga nangyayari sa buhay natin na hindi talaga natin maunawaan. Ano? But God, amen? Kailangan natin magtiwala sa Diyos that He knows what He's doing. Ayun po yung maganda dun eh. Ano? Na yung Diyos, kaya mong pagtiwalaan na alam niya yung ginagawa sa buhay mo. Amen? Because He knows everything. Amen? And He have the power to do that. He have the power to turn the tides, to turn the table. Kung akala mo talong-talo ka na, pinagsaklobon ka na ng lupa, mga kapatid, kung tunay na anak ka ng Diyos, you will never be on the losing side. You will always be victorious. Amen? Alam niyo po, maganda bilang Kristiyano, ano, you are on the victorious side. Victory na yung nasa bilang Kristiyano. Amen? Because you are on the God side. Amen? At ito po yung maganda sa pangako ng Panginoon, ano? No, I will not tell you specific promises of God dahil punong-puno yung Bible na. But I'm trying to tell you na yung mga pangako ng Diyos na yan, lahat from Genesis all the way to Revelation, lahat ng pangako ng Panginoon na yan, lahat yan, kaya niyang tuparin. At in fact, ang dami ng natupad na pangako ng Panginoon. Amen? And lahat po yan, kaya niyang tuparin because kaya niya. Ayun lang po yun. You know, because God can. Amen? Tanging Diyos lamang yung may kaya. Kaya po tayo, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, ano, we need to contemplate on that only God can. Kung dahil Diyos lamang yung tunay na merong kaya, Diyos lamang yung tunay na dapat nating pagkatiwalaan. Amen? Sa trabaho mo, sa mga pangangailangan mo, sa mga prayer request natin this morning, sa mga merong karamdaman, sa mga merong pinagdadaanan, Panginoon lamang po ang kayang magbigay ng kasagutan sa atin sa umagang ito. Amen? That's why we are praying. Ayun po yung essence of prayer. We know that God can and that God will do. Ano? God will hear us. Ayun po yung essence ng prayer natin, kaya tayo nagtataas ang panalangin this morning dahil alam natin na kayang solusyonan at tugunan ng Diyos yan. Amen? Hindi po nauubusan ng Diyos. Hindi po nauubusan ng Diyos ng pagpapalang ibubuo sa atin. Hindi po mauubusan ng Diyos sa pagbibigay sa atin. Amen? God is forever faithful. Amen? God is all-powerful. Let us contemplate on that. God is all omnipresent. God is always there from your past to your present and to your future. God is already there. Ano? And He is all-knowing. He knows everything. He knows you. Ito po yung maganda sa Panginoon. Alam niya yung mga dapat mong kailanganin. Amen? Kaya nga po, kung alam niyo yung Bible verse na Matthew chapter 6 verse 33, sabi po doon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano po yung all these things shall be added unto you? Ayun po yung alam ng Diyos na pangangailangan mo. Amen? Kaya kailangan natin pagtiwalaan ng Diyos sa mga binibigay niya sa atin. Amen? That God can provide, that God can protect, and God
can give provisions to our daily needs. Amen? We need to put our trust in God bilang mga Kristiyano. And I want to encourage everyone this morning na baka ikaw ay nanglulupaypay na sa iyong pananampalataya. Amen? Baka yung tiwala mo nasa sarili mo na, or baka yung tiwala mo nasa paligid na or nasa mundo na. Amen? You need to put your trust in God 100%. Tulad ng pananampalataya natin sa Panginoon tungkol sa ating kaligtasan. If we believe and we put our trust, meron tayong pananampalataya sa Panginoon 100% na kaya kanyang dalin sa langit tulad ng sinabi ko kanina, amen? Kailangan po natin panampalatayaan 100% din ang Diyos sa pang-araw-araw nating buhay. Amen? Ano bang mahirap sa Diyos? Wala. Alam niyo po yung sikat na verse na laging memory verse ng mga kabataan, Luke 1:37, "For with God, nothing shall be impossible." Amen? Nothing shall be impossible. Amen? Imagine all the miracles na ginawa ng Panginoon sa Biblia, from all the way down to all the Old Testament and to the New Testament. All those miracles, mga kapatid, di ba? Kung paano hinati ng Diyos yung dagat, kung paano binuhay ng Diyos si Lazarus, kung paano nagpagaling ang Panginoon ng mga may karamdaman, kung paano niya binigyan ng paningin ang bulag, kung paano niya napalakad ang pilay. Amen? All those things. Dahil kaya ng Diyos. Amen? That's why the same God that did all those miracles sa Bible is the same God that we are praising now. Siya yung parehang Diyos na na tinataasan natin ang ating mga panalangin. Amen? So, mga kapatid, isang reminder lamang sa umagang ito about God, that He is worthy of our trust, He is worthy of our confidence, He is worthy of our love and honor and praise. Amen? Kailangan po nating ma-realize sa umagang ito. And we need to put our trust in God. Ito po yung basihan ng mga pangako ng Panginoon. He is capable of doing all that. Amen? Pinangako niya, kaya niyang gawin. Amen? We need to realize that. Amen? Pinangako niya, kaya niyang gawin yan. Amen? Pag pinangako niya yan, gagawin niya yan. Amen? Naging blessing po yung maikling mensahe natin this morning. Ayun lang po yung gusto kong i-share this morning. At I pray, on the topic about the promises of God, mga kapatid. Ito po yung basihan . Kung bakit kailangan nating kung bakit kaya nating i-claim yung pangako ng Panginoon, because He is God Himself. Diyos yung nangako nito. But sana kung tao lang . Kung tao lang yung nangako nan, medyo magdududa ka. Pero Diyos yung nangako, you can put your 100% trust. Amen? Hindi naman Diyos yung nangako . Hindi naman tao yung nangako . Diyos yung nangako. Amen? Amen. Ayan, meron tayong nagdagdag mga prayer request dito. Ayan. Amen. Kaya nawa po sa umagang ito, nawa naging pagpapala. Yung simple at maikli nating mensahe sa umagang ito. And even this weather, mga kapatid, I don't know kung andun kayo sa mga lugar na medyo malala yung epekto ng ulan. I don't know, but God is with you and God is doing something about that already. Amen? Alam niyo po, nabalitaan ko sa China. Ngayon lang ata yun, di ba? Yung flash flood na rumagasan, daming namatay. God is able. Amen. Tama, God is able. Diba? God is able. Anumang mangyaring masama sa buhay natin, we can still put our 100% trust to God. Amen? Anumang sama ng pagdaanan natin sa buhay natin, kaya pa rin nating maniwala sa Diyos.
kaya pa rin natin manampalataya sa Diyos. Amen? Kaya po tayo bilang mga Kristiyano sa umagang ito, ano, let's contemplate on those things. Huwag tayong mabilis pang hinaan. Minsan po kasi konting pitik lang ng problema, nanghihina kagad tayo eh. Diba? Konting pitik lang ng problema, manlalambot ka kagad, manlulupay-pay ka kagad. Ito pa po, ano, paalala lang din po sa kapwa natin mga Kristiyano, kung ikaw ay dumadaan sa problema sa umagang ito, huwag po nating ugaliing lumayo sa simbahan. Amen? Huwag po nating ugaliing lumayo sa church, lumayo sa mga kapwa nating Kristiyano, dahil lalo lang tayong manghihina pag ginawa natin yan. We need to draw closer to God. Kung meron kang problema, lalo kang lumapit sa Diyos. Bakit ka lalayo? Amen? Diba? Minsan po kasi ganyan eh. Diba? Pag may problema ang isang Kristiyano, meron siyang pinagdadaanan, minsan nagpapahinga sa ministry. Alam niyo po, ang tunay na pahinga ng Kristiyano ay yung ministry. Yung ministry mismo. Akala po natin magpapahinga ka, hindi. Lalo kang mapapagod spiritually. Lalo kang lumalayo sa Diyos, lalo kang mapapagod spiritually. That's why, kung meron ka mang pinagdadaanan sa umagang ito, mas lalo kang lumapit sa Diyos. Simulan mo sa panalangin sa umaga, sa pagbabasa ng Bible sa umaga, sa pag-attend ng church services. Amen? Huwag tayong lalayo sa Panginoon, lalo tayong manghihina niyan. Amen? We need to put our 100% trust to God. Amen? Tayo po'y manalangin, nawa naging pagpapala po itong mensaheng ito. And we will pray. Ano, para sa mga prayer request this morning. Pray po muna tayo sa ating mensahe. Let's pray. Standing on the promises of